management ng Tape Incorporated ay mababash. Sana po ang inaasahan naman namin ay iba. Po. Kung sakali po na may mga artista na papayag na mag-host ng Itbulaga ngayong wala na ang Tito Vic and Joey at Dabar Cads, huwag po natin silang i-bash. Trabaho po ito. Hindi po ilang tao lang ang may karapatang mabuhay at mamuhay ng maayos. Hayaan po natin. Alok po yan. Trabaho po yan. Matapos nga na magpaalam ng mga orihinal na hosts ng Itbulaga na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa Tape Incorporated nito lamang nakaraang May 31 ay marami ng balibalita at lumalabas na mga pangalan na papalit umano na bagong host ng Itbulaga, nito lamang nakaraan ay nag-viral at usap-usapan sa iba't ibang social media platform ang kumakalat na video rehearsal ng mga bagong host umano ng noontime show na Itbulaga. Makikita natin sa video na ibinahagi ng isang source na naroon mismo sa stage at rehearsal mismo ng Itbulaga na spotted ang aktor at comedian na si Paulo Contis na ilang araw na ding nababalita na kasama sa mga bagong host ng naturang programa. Ayon sa mga lumalabas na balita ay ngayong Lunes ng June 5 ay ipapakilala na at isasalang na umano sa programa ang mga bagong host nito kabilang na si Paulo Contis na naispatan sa rehearsal mismo ng show at makakasama niya umano sa pag-host sina Betong Sumaya, Alexa Miro na dating kasama sa Tropang LOL ng TV5, si Kuya Kim na dating host ng It's Showtime at ng TikTok Clock at ang aktor at comedian na si Buboy Villar. May mga lumalabas din na balita na makakasama din umano ang kambal na anak ni na Carmina Villaruel at Zoren Legaspi na sina Cassie at Mavi Legaspi. Matatandaan natin na matapos ang kontrobersyal na pag-alis ng mga orihinal na hosts ng Itbulaga na sina Tito, Vic and Joey maging sina Maine Mendoza, Joa Pau, Ryan Agoncillo at iba pang hosts ng Itbulaga ay magkakasama ding nag-resign at nagpaalam bilang paninindigan na iisa ang kanilang layunin. Kasunod ng kanilang pag-alis ay naglabas din ng statement ang Tape Incorporated at kinumpirma na magpapatuloy sa ere at time slot ang Itbulaga at may mga bagong hosts na aabangan na magpapasaya sa programa. Kasabay nito ay sinabi nila na ikinalulungkot nila ang mga nangyari pero nirerespeto nila ang desisyon ng mga batikang hosts at dagdag pa nila na sa pag-alis ng mga original hosts ay hindi umano titigil ang pag-ikot ng mundo. Samantala, narito naman ang iilang reaksyon at komento mula sa mga netizens sa mga bagong hosts ng noontime show na Itbulaga. I am sure hindi tatagal sa ere ang bagong Itbulaga Kapuso ng Tape Incorporated at agad yan mawawala sa ere. Iba pa din ang original ika nga nila at walang makakapalit sa kanila. Mas maganda nga niyan ay tapatan ng original ang wannabes na yan at nang mapatunayan na solid pa din sa original ang mga Dabar Cads. I am sure lalangawin sa ratings yan at magiging first and last na e-ere sa TV yan, na magresulta ng pagka-bankrupt na din ng producer na Tape Incorporated. At they say mas matindi ang karma at kawawa ang papalit na mga host na hindi mabayaran ng TF at uutangin ng management sa mga artist nila. Daming small brain dito. Di ko alam bakit sinisisi ang GMA7 at ang mga bagong hosts na wala naman kinalaman but they are just simply accepting job offers. Hirap sa Pinoy fan, puro keyboard warriors, Tito and Vic minsan lang naman pumasok. Halos Joa Pau na lang naman ang bumubuhay sa show nila. Joey naman yung jokes old and cringe din karaniwan e green, madami din loyal fans kuno sana susunod dati kay Willie pero anyare, di naman nakasunod. I love Itbulaga, pero I am pro sa show na may present taste, medyo old na yung concepts talaga. Sana maging successful pa din both the Dabar Cads and yung Itbulaga na bago, if both can showcase good show, better viewing experience sa mga tao. At the end of the day TVJ is TVJ but like everything nothing is permanent minsan or kadalasan, change is good. We will see how this will unfold in the coming days, weeks and months. Whatever happens, sana yung viewers ang mag-benefit.